Ito daw mga kaibigan ang kwento ni Mang Berting at ang kanyang asawa na si Aling Kuring. Yung mag-asawa. Ngayon, mahabang panahon na silang mag-asawa mga kaibigan, hindi pa sila nagkakaanak. Mga tansya ko mga 10 taon. Ang asendikada. Ngayon, isang araw mga pangga, may good news si Aling Kuring sa kanyang mister. May good news. Ano? Kumbaga, positive na. Kumbaga sa bilyar, tinakuan na. Umamin si Aling Kuring sa kanyang mister. Ang sabi ni Aling Kuring, mahal, may sasabihin ako sa'yo, huwag kang mabibigla. Ha? Kasi pag nabigla ka, baka sabihin mo, ngi. sasabihin ko na sa'yo, 2 buwan na akong delay. Yan. Si Mang Berting, ang kanyang kasiyahan mga kaibigan, hindi maawat. Hindi maawat. Ha? Galak na galak si Mang Berting. Ngayon, ang sabi ni Mang Berting, mahal, wag muna nating ikwento kung kani-kanino ha. Sekreto lang muna natin na delay ka na ng 2 buwan. Baka kung maunchami. Ano? Mahirap na baka ma-mischis tayo dito. Kinaumagahan daw, habang nagluluto si Mang Berting sa kusina, sakto daw mga kaibigan, dumating yung taga-singil ng kuryente, Meralco. Ngayon, kumatok sa pinto. Ang bumukas ng pinto, si Aling Kuring, si misis niya. Sabi nung taga-Meralco, Aling Kuring, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na 2 buwan na po kayong delay. Dalawang buwan ng delay si Aling Kuring sa Meralco. Narinig ni Mang Berting habang nagluluto sa kusina. Ano? Itinapon yung niluluto niyang adobo eh. Galit na galit. Narinig niya eh. Sekreto nila yun eh. Ngayon, pinuntahan ni Mang Berting yung dun sa labas. Ano? Lumabas si Mang Berting. Kinausap niya, kinumpronta niya yung taga Meralco. Sabi ni Mang Berting, aba, saan mo naman na balitaan na delay si Macy's ng 2 buwan? Ha? Saan mo na balitaan yan, iho? Ha? Sabi nung taga-amiral ko, sir, siyempre po, alam ko po na delay po si Macy's nyo ng 2 buwan kasi dito, nasa record po namin yan. Nasa record. Lalong nagalit daw si Ma'am Berting. Aba, matindi. Matindi. No. Sinisekreto nga namin yan. Wala pa kami pinagsasabihan niyan. Ha? Na-delay si Mrs. ng 2 buwan. Kayo, naka-record pa! Naka-record pa! Matindi. Ngayon, sabi naman nung taga-meral ko, sir, ganito na lang. Para matapos na to, bayaran nyo na lang po. Ano? Para matapos na. Bayaran na lang. Nilalong nagalit si Ma'am Berting. Sabi ni Ma'am Berting, ganon, pera-pera na pala. Kapag ka na-chichismis pala, kailangan may pera ka para mawala. Ganon pala yun. Sabi naman nung taga-meral ko, ngayon sir, kung ayaw nyo pong bayaran ito, wala po kami magagawa. Puputulang ka po namin. No. Lalong nagalit si Ma'am Berting. Sabi ni Ma'am Berting, aba, talagang puputulan nyo pa ako. Ano na ang magiging kaligayahan ni Macy's kung puputulan nyo ako? Beat nuts. Mr. Beth. You know how we do. Ano na, wala na kaligayahan ng Macy's ko. Sabi naman nung taga-meral ko, sir, meron pa naman pong kaligayahan si Macy's nyo? Pwede naman po si Macy's nyo gumamit ng kandila. O para ano ho na ito, ang kaligayahan ni Macy's? Kandila! Pagiramdam ini po istorya sa nakat, ang isip, imbento, ano man ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, di nangangahulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po imbento sa nakat, dahil po sinasadya, alright?